Wala sa kasarian kundi sa tibay ng dibdib at kakayahan ng isang tao ang sukatan. Para masabing ikaw ay isang tunay na good provider. Isang babae ang inako na maging isang haligi ng tahanan matapos gumuho ang kanilang buhay sa pagkamatay ng kanyang tatay. Sa diskarte at tapang, inilaban talaga ni Tony ang magandang kinabukasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Pinagsabay niya na maging nanay at tatay sa kanyang mga kapatid at sariling anak. Ngayon, takbuhan na rin siya ng mga kababayan niyang nangangailangan ng tulong. Samahan niyo kaming magbigay pag-asa at magmalasakit din sa iba. Let us give happiness sa mga bata at magulang dito sa edisyon namin ng Kaysaya-saya. We are beyond blessed na we have the super dad in the whole world. And dahil sa kanya, naging ganito ako. Limang letra, isang salita. Tatay, katumbas ay tibay at tatag ng pader o poste sa isang tahanan. Pero papaano kung ang haligi na ang nabuwag at tuluyang bumagsak? Guguho na rin ba ang masayang tahanang binuo ng lahat? Ito ang tanong noon ni Tony, isang anak ng OFW na si Daddy Tony. Matapos mamatay ang kanyang ama sa Kuwait, sa kasagsagan ng pandemya dahil dito sa COVID, hindi malaman ni Tony kung saan sila magsisimula at saan sila pupulutin. Paano na ang kanilang buhay ngayong wala na ang kanilang padre de pamilya? Gaano kahirap yun, yung magkaroon ng isang tatay na wala sa pamilya? Sobrang hirap po kasi yung mga milestone ng buhay namin, lagi siyang wala. Kumbaga virtual father po kasi siya sa amin. So most of the time, wala po siya sa feeling namin. Ito, naramdaman mo yon bilang bata? Opo ma'am, kasi syempre pag graduation, lalo na hindi naman po sa ano, may mga honors. Kaya nga po ina-achieve yung mga ganung bagay para at the end of the school year, kasama mo yung father mo or yung mother mo or pareho sila sa graduation. Pero yun, wala po siyang natinan kahit isang graduation ko. So nagkakasabikan talaga at yung magkikita kayo noon? Opo, sobrang sabik po. Ang hirap po pala ng walang pinaglalamayan. Ang hirap po nung namatayan ka na tapos hindi mo pa nakikita yung mahal mo sa buhay. Best dad daw si Daddy Tony sa kanilang magkakapatid at ultimate lover boy din sa kanilang mommy Rosalinda. Kaya ganun na lang kasakit sa pamilya nila ang bigla ang pagkawala ng kanilang Daddy Tony. Hanggang sa ngayon, malungkot pa rin kami. Minsan iniisip na hindi naman siya patay talaga kasi hindi namin nakita. Oo, noon, hindi ako nalabas ng kwarto talaga. Ayoko yung makipag-usap. Kaso, yun, may apat akong anak na dapat pa rin magpatuloy. Sa loob ng mahigit 30 taon sa ibang bansa, ang trabaho ni Daddy Tony bilang ama sa kanyang mga anak ang hindi niya daw kinalimutan kahit pa ang tawag sa kanya ay virtual dad. Kahit po na virtual father po siya sa amin, hindi niya po pinaalis yung time na kami lang, yung maramdaman namin na kahit na virtual lang, wala siya. So pinaparamdam niya po sa amin through calls, through laging pamumusta. Tapos po, ginaid niya rin po kami. Ang hirap nga po pala maging tatay kasi more on actions po sila than words. So ang hirap po na ang layo ng distansya, tapos true actions, pero naitawid po ng tatay ko. Lumaki naman po kami ng mga maayos na bata. Chef si Daddy Tony sa Kuwait. At hindi makakalimutan ni Tony ang pinakamasarap na luto ng kanyang ama noong kasagsagan ng kanyang pagluluksa sa pagkamatay ng kanyang anak. Bumuwi siya March 2019. At the same time, namatay yung daughter ko noon. Naalala ko nung wake nung daughter ko, kasi parang 4 days namin binurol. Tapos, yung ika-third day, di pa rin ako nakain. Siyempre, tigaluto nga si Papa, ganyan. Nung ika-third day, sabi niya,
hindi pwedeng galawin tong ulam na to hanggat di ko makain yung ate mo. Yun pala yung way niya na ma-pressure ako na kumain ako para makakain yung mga tao. Hindi akalain ni Tony na ito na pala ang paraan ng kanyang ama para magpaalam at maglambing sa kanya. July 2020, nahawahan ng nakamamatay na COVID-19 virus si Daddy Tony. Si Virtual Daddy ng Laguna tuluyan nang nag-offline. Ang sakit kasi, ang hirap pala maglamay nang wala kang pinaglalamayan eh. Kasi sa Kuwait, walang cremation. So, Friday na matay si Papa, Sunday nilibing na agad siya. So, wala na kaming way para kausapin yung OWA or something. Sabi ko nga, hanggang sa huling sandali ni Papa, ni hindi namin siya, alam mo yun, hindi kami nakapag-give back sa lahat ng effort niya. Ang sakit na wala, hindi namin siya nakita kung okay ba siya, nakakabaong ba siya, maayos ba siya nung nailibing siya. Back to zero ang pamilya ni Tony. Ang masakla pa hindi na uwi ang labi ng kanilang tatay para mapaglamayan. Tanging sa hangin na lang binulong ni Tony na siya na ang bahala sa kanyang mga kapatid at nanay. Nag-isip siya ng paraan para magsimula. Inako niya ang responsibilidad na maging isang padre de pamilya at maging good provider all in one. Anak, kapatid, asawa, nanay at tatay. Naku, lahat yan pinasok niya sa kanyang isipan na kakayanin niya para sa pamilya. Sobrang proud ako sa kanya kasi kahit hindi niya naman kami responsibility, sinama na pa rin kami dun sa journey niya. From walang wala kami hanggang sa, di ko naman sinasabi na nasa ano na kami, pero andito pa rin si ate para sa amin. Salamat lang po kay ate. Hindi niya pa rin po kami iniwan. Sobrang nakaka-proud kung ano siya ngayon, kung ano yung narating niya ngayon. Kitang-kita naman po namin yung ginawa niya bago makarating sa ganyan. As nagbebenta ng lipstick sa school nila, nagbebenta ng mga candies kasama ni mama. Kaya sobrang proud na proud po ako sa kanya. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. My mom is very hardworking. I am very thankful for the love and that she cares for me. Thank you, Mommy. Sa linya din ng pagkain, umasenso si Tony. Naging supplier siya ng milk tea. Ngayon, stable na ang kanilang business at wala nang aalalahanin ang kanilang pamilya. At lahat ng ito, inaalay niya sa kanyang ama na napakaaga mamaalam. Gusto ko sana na connected pa rin dun sa tatay ko yung maging business namin. Kasi itong milk tea, takoyaki, tsaka coffee supplies, unti-unti, nakikita ko din na nung pandemic, ang daming gusto ng home-based business. Nagpapasabay lang kami noon. Tapos, unti-unti, naabot namin na lumalawak yung market. Hanggang sa naging ganito na po. Actually, nung nawala si Papa, siguro nung nagpapadasal pa lang kami, sinabi ko na yun sa sarili ko. Sabi ko, Pa, huwag mag-alala ako ng bahala. Hindi man nakasama ni Tony ang kanyang ama sa huling hantungan, life must go on pa rin tulad niyang isang anak ng isang OFW. At ngayong selebrasyon ng Father's Day, mas pinili pa ni Tony na i-celebrate ang special day na ito kasamang Rated Corina at mga tatay dito sa Barangay 118 Tondo, Maynila para magbigay ng kaunting pag-asa at saya sa mga taga rito. At dahil espesyal na araw na ito para sa mga tatay, sila naman ang ating papasayahin kasama ang kani-kanilang mga anak. Sa tulong ng ating mga sponsors at bago kong Corina Angels, tulad ni Tony na talaga namang parami ng parami. Mula noon hanggang ngayon, ang ating pong nationwide chinelas campaign sa buong bansa ay hindi po namin kinakalimutan. At heto na nga at tuloy-tuloy pa rin ang ating nationwide handog chinelas campaign dito sa Rated Corina sa tulong ng ating mga angels. Ay magsisigurado tayo na isang buong araw
na case saya-saya. O mga tatay at mga bata dito sa Barangay 118 ng Tondo, Maynila. Handa na ba kayo sa bago ninyong tsinelas? Opo! At sino naman kaya ang magwawagin ng 500 pesos yung may pinakasirang tsinela sa lahat? Napili na natin siya. O bakit ganito naman ang itsura ng tsinelas mo? Biyak na. Nasira. O bakit hindi mo papalitan? Lapin ko. Walang pera. O ayan. So, bibigyan ka ng bagong tsinelas, ha? Anong kulay ang gusto mo? Kulay blue. O ito, 500. Eh, bibigyan na kita ng tsinelas. Kaya anong gagawin mo sa 500? Na? Na? Bag. Ah, bibili ka ng bag para sa school. Ayan. O, sabihin mo sa nanay mo. Sa'yo yan, ha? Okay. At lahat kayo, may tig. Wow, 100. Oh. Okay, ready, get set, go! Para sa mga bata, may pasalubong na laruan at coloring books. Oh, ayan, ito, oh, maganda para sa lalaki. Oh, baka masyado ka ng matanda para dito. Oh, pero pwede pa rin, ha? At may pang lunch at merienda din. Okay, busugin ang mga tatay. Kailangan busog. Ang aming talented at mapagkawang gawang direktor na Tubong Tondo, Maynila, ang aktor na si David Chua. Game na game ding magpakaama at magbigay ng kasiyahan para sa mga bata sa Tondo. Nagpa-games pa na usong laro ngayon na lato-lato. Malapit kasi sa puso ni Direk David ang mga bata at alam niya ang pakiramdam ng walang amang kumakalinga. Kaya sa maliit na paraan at oras, binibigyan niya ng ngiti ang mga mahihirap na kabataan dito sa kinalakhan niyang Tondo. May treat din kami para sa mga tatay ngayong Father's Day dahil sila ang bida ngayon. At dahil Father's Day, kailangan ang mga lalaki din ay may treatment sa kanilang sarili. O, may buhok din sila, di ba? O, itong happy hair, maganda to sa buhok, nakakakapal at tutubo ulit yan, promise. Ayan, okay. O, ayan. Happy hair shampoo. At saka para hindi ka para makita ka naman ng mga nakakasalubong mo, puputi ka. Kung ito ang gagamitin mong sabon, ang ating Glupako. O, tatlong kulay niya, no? Kasi may papaya, glutathione, at saka kojic. Ayan, o, pakita mo naman. Susunod na makikita kita, kailangan. Nagpapadyak ka? O yan mo kaya itong panangga mo, ha? Okay, ayun. Sunog na sunog si tatay. Okay. O, tatay, lolo, pwede pa rin. Magpa-cute. O, ayan, para gumanda kutis mo. Basta tulong-tulong may magagawa tayo. At sa patuloy niyong suporta, darating ang araw. Wala nang bata sa Luzon, Visayas o Mindanao ang maglalakad ng nakapaa. Karangalan po namin na magbigay malasakit at pagmamahal sa inyong lahat. We are not just a program, okay, we are public service. Happy Father's Day po. Thank you. Everybody happy, di ba? Till our next case, saya-saya. Happy Father's Day sa lahat! Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.